Ayan. Welcome to my vlog. Have a good day to all of us. Meron tayong bagong content ngayon, guys. Sa mga hindi pa nakaka-like at sub sa aking channel, don't forget to like. And touch na rin yung bell notification ko para anytime na may bago akong content, mapapanood nyo. So, ang content natin ngayon is manual tagpi ng sirang bedsheet, no? Kasi wala si madam, so gawin yun dapat gawin. Actually, kabibili lang ng bedsheet na to, kaya lang kakalaba, madali siyang numipis. So meron na siyang sira, kailangan natin siyang tagpian. So actually, natahi ko na siya ng two-sided. Ayan yung bedsheet, guys. Ayan. So, if you can see, I start already to screw. Tama ba yun? Pang-pang. Tagalog na nga lang tayo. Ayan. Natayo na natin siya ng two-sided. So, magtatagpi tayo ng bedsheet. Manual to hand. No? Kung meron sanang makina, madali lang yan. Kaya lang. Walang makina. So, manual tahi-tahi tayo with kamot-kamot. Kamot is kamay. So, let's start. So, again, by the way, sa hindi pa mga nakaka-subscribe sa akin channel, don't forget to like and sub. Put touch and my bell notification also para anytime magagawa ako ng content, mapanood nyo po ako. Yung akin pong content. Charot. So, pagpatuloy na natin to, guys. Let's start. Lapit ko kayo. Ayan. Pwede naman tumayo ko. Pasensya na. Medyo magulo yung aking. Po siya. Natagpian ko na. So, pag nagtagpi tayo sa loob, hindi po sa labas. I mean, ito yung front niya. Dapat sa likod tayo magtatagpi. Tingnan nyo yan siya. Yan. Ito na po. Ito po yung harap niya. Yan. So, natagpian ko na siya. So, sa unang tahi, luluwagan nyo lang kasi para pag kat rinabit na yan, ma-stretch kasi yan pag hinagpitan nyo, masisira siya. Kaya kailangan luwagan nyo yung tahi. Kasi dodoblihin pa yan ang tahi. Para medyo tumagal-tagal pa yung kanyang life. So, actually, malinaw pa ang mata ko. Kaya lang, magtatagal tayo, guys, pagka minata mata ko to. So, sabihin nyo ng lola ako, kasi gagamit tayo nito. Oh, di ba? Para madali. Kaya ko pa naman magsulot sa karayom, kaya lang para mabilis tayo. Gumamit tayo nito kasi malaki-laki 'yung tatagpian ko. So, ayan 'yung ating needle. Needle it means karayom. Ayan po. So, 'yung karayom 'yung gagamitin, maliit lang. Actually, malaki pa nga 'to. May mas maliit pa rito, much better. Kasi para pino yung tahi. O, diba? Madaling isulot. Kasi kung kakamayin ko yan manual din, magtatagal tayo. Tama, maliwanag, diba? Ang hirap isulot. Maliwanag na yan, ha? Duduling na kasi mata ko. Yan, pasok nyo yung sinulid rito. Alam ko naman, alam nyo na ito lahat eh. Tapos papasok nyo yung butas ng karayom. Tama, hindi ko na masulot. Kwang-kwang. Ano raw yun?
against the light kasi. So, yan, napasok na, di ba? Kunin nyo ngayon si sinulid. Ayan, si sinulid. Tanggal na naman. Nakangin kasi. Tang na, nagtagal na tayo dito sa Karayom. Asyan, para may pani. Ayan, suot nyo yung sinulid. Pag nasuot nyo yung sinulid, ilahin nyo yung Karayom. Then, ayan na siya. Ilahin nyo ulit yung sinulid. So, depende sa inyo kung gusto nyo kahaba. Then, cut. Tapos, ano nyo yung dulo. Bowl nyo. Then, start na tayo muna. So, pang third side na yung tahi ko, guys. Naisip ko lang i-vlog to. Late na. Dapat kanina pa. Start. So, ayan guys. Kasi wala nga tayong makina, no? Wala rin akong chok pang ganun. Para meron siyang ano. So, kaganyanin nyo lang siya. Ayan. Gabayin nyo yan. Para madaling tahiin. Ayan. Then, dito ako nag-end. Sa dulo. Ayan. Ganyan yun siya. Hanggang makarating guys sa end. Then, after that, start na tayo manay, guys. Mahirap manahin ang manual ng lalo kung magtatagpi ka. Mahirap manahin. Sa mga nanay na mahilig manahi, simple lang to. Kasi ako libangan ko nung wala pa ako sa abroad is manahi ng mga sira-sirang short ng anak ko. Bago pa lang kasi itong bedsheet na to eh. Kaya sayang naman kung hindi tatagpian. So, duwagan nyo lang yung tahi guys, huwag nyo higpitan kasi pag nabanat yan, sira yan. Yan. Smooth nyo lang. Depende sa inyo kung gusto nyo gaspangan o pinuha na. Kasi dito, first na tahi ko, hindi ko siya masyadong pinipino kasi dodobliin ko pa yan siya ng tahi. Huwag nyo siyang ihigpitan. So, yan guys. Against the light, diba? Sensya na ha. So, tahiin lang natin ang tahiin niya hanggang maikot natin lahat, matahi natin yung liliit. Kailangan, kung puti yung tela nyo, puti rin yung sinulid yung gamitin.
kung ano yung sinulit na ginagamit sa kanya, yun din gamitin nyo. Diba? Naka-line siya. Ganun lang gawin niyo. Kasi kung may makina ka, dire-diretso lang to sa makina eh. Diba? Alam niyo naman yun. Baka may chok sila or aspili na gabay. Ako, sinilatag ko lang siya sa bedsheet. Sinukat ko siya. Naggupit ako ng rest. Yung punda niyang mahaba kasi wala naman silang una na mahaba. So, hindi ginagamit yun. Yun ang pinantagpi ko rito. Ito kasi yung punda sa una na mahaba eh. Ang tawag dun sa mahabang una na yun? Kalimutan ko na. Basta yun na yun, guys. Yan. Pag wala kayong ginagawa, sa kanya lang gagawin to. Kasi mamaya pa ako magluluto ng lunch. Kaya naisip ko tatagpian. Na-plunch ako na nga yung ano nito kahapon eh. Eh sira pala to. Sabi ko, tagpian ko nga. Diba? Yan. Malapit na tayo sa dulo ng curb line. Likod to ha, likod. Sa likod kayo magtatagpi, hindi sa front. Kasi masagwa. Pag inabit nyo yan sa bedsheet, masagwa. Nasa harap yun. Bali mapupunta to sa harap. Diba? Yan, sa harap siya mapupunta. Kaya kailangan sa likod kayo magtatagpi. Hindi ko yun. Ang laki ng tinatagpian ko na yun, guys. Make sure nyo guys, hindi nyo natatahi yung baka to nasama oh. Hindi tahi kayo ng tahi pala, natahi nyo na yun, hindi dapat tahi, dapat din lang kayo sa tatagpian nyo natatahi. Alright.
Magandang libangan to kaysa sa makipagmarites kayo sa labas. Tapos, dobdoblihin ko pa to ng tahi. Pipinuhin ko na siya the second tahi para tumibay siya. I always warning you guys, ah, luwagan nyo lang. Huwag nyo siyang hapitin ng masikip kasi once na kinabit nyo yan, masisira siya kasi mababanat siya. Sayang lang pagod nyo. Tapos pag nagtagpi kayo guys, sobrahan nyo yung sukat doon sa pantagpi nyo sa may sira. Kasi baka masira pa yung katabi niya. Malawak yung pinantagpi nyo. Diba? Yan, ganyan lang guys. Madali lang yan. Madali lang to sa gusto. Pero pag sa ayaw, mahirap to. Diba? Para tipid. Kapag pag pinatagpin nyo to sa tahian, magkano yan? Tapos. Ilan linggo bago matapos? Okay, kung ikaw tatahi. Matatapos mo yan oras lang. Pag pinatahi nyo to sa tahian, isang linggo, dalawang linggo, magmatapos yan. Lalo kung maraming tahiin. Dali lang naman manahi kung hindi kayo busy. Pero pag busy kayo at di nyo kayang tahiin, wala kayong time. Eh, dali nyo na sa tahian. Alam nyo naman tayo mga mamis, laging busy, hindi naman tayo nawawala ng trabaho. Lalo pag OFW ka, hindi na uubos ng trabaho. So, syempre, habang nananahi tayo, medyo share-share ng konting buhay-buhay dyan. So, malapit na tayong makatapos ng isang tahi, ng isang tagpi. So, pinakita ko lang sa inyo, pwede tayong manahi ng manual kamay, matagal nga lang. Hindi katulad ng may makina, madali siyang matapos, madali siyang tahiin kasi makina nga eh. Diba? Nandyan pa yung with matching, tusok-tusok yung karayom sa daliri. Hindi mo alam, nakabaon na pala yung karayom sa daliri mo. Wag lang natahi ang daliri, ah. Pag din yung naramdaman yun, alako, delikado yun. Baka may sakit kayong diabetes. Wag kayong mananahi. Pag may sakit kayong diabetes, delikado. Kasi tumutusok ang karayom sa daliri. Hindi nyo alam, nakatusok na pala. Ayan, kapraso na lang guys. Tapos na tayo sa isang tagpe, sa isang tahi. So, iro-rolling ko siya ng tahi. Guro, mga tatlong tahi pag gagawin ko rito. Kasi sa may gilid ng mismo may sira, tatahiin ko pa rin yung para matibay siya. Konti na lang. Tapos na. Tapos pahinga. Kasi maglalans na yung aking alaga. Pahinga muna ako. Kasi bukas rest day ko. Hindi ko ito gagawin.
Hindi ko naman to siya minamadali kasi wala naman si amo dito. Kaya lang, kailangan matapos ko siya within 2 days. Ayan guys. Tapos na tayo guys. Kaprasong-kapraso na lang guys. Ayan. Ayan, tapos na tayo guys. So, hindi pa to finish product ah. Tatahiin pa kasi to. Pinakita ko lang sa inyo yung pagtatagpi ng sirang bedsheet na mano-manong tahi. Mano-manong tagpi. Hindi siya makina. Mano-mano talaga siya sa kamay. So, make sure nyo ibuhol nyo siya. Mga tatlong ganun. Pero wag nyo sikipan. Wag ganyo lang. Okay? Alright. Done! So, kailangan nyo ng gunting. Kailangan nyo ng cutter. Kailangan nyo ng sinulid. At krayom. Siguro naman, meron kayo nun sa bahay. Kahit di kayo nananahi, meron yan. Mahirap mag-bowl ng ganito. Gusto nyo magtubig kayo. So, ayan yung ating finish tagpi. Ayan. Actually, ito yung sira niya, guys. Ayan, ha? So, make sure nyo siya naka-flat po yan. Kaya lang siya bumubuka kasi di pa siya natatahi. So, tatahiin nyo rin yan. Then, tatahiin nyo yung paligid. Then, tatahiin nyo ulit itong pinagtagpian nyo. Kata nyo yung tagpi natin, guys. Ayan. Diba? Nuulit ko ang tagpi sa loob po, hindi sa labas. Kasi pag kinabit nyo yan, sa labas nyo, itatagpi, pag nilatag nyo yung bedsheet na yan, ang sagwa nyan. Ayan yung kakalabasan ng ano. Pag kinabit nyo siya rito sa ibabaw, masagwa yan. Ito yung bungad nyan. Diba? Yung mga tahi nyo, kitang-kita. Ayan siya. So, make sure nyo na sa loob nyo siya tatahiin, hindi sa labas. Huwag nyo siyang tatahiin sa front. Kailangan sa inside, not outside. Na? Ulit-ulit na yan, ha? Tagalog-English na yan. Ayan. So, tapos na tayo, guys. So, ang next move natin, tatahiin natin yung gilid na yan, ang sira na yan. Kung gusto nyo lagyan ng sticker, lagyan nyo ng sticker yan. Di ba? May sticker yan. Yung dinidikit sa pantalon, alam nyo, patches. O, patches, di ba? Ayun, patches. Gusto nyo, lagyan nyo yan ng patches, yung pinakabutas na yan. Para maganda siya tignan. Eh, ako kasi walang patches. Ang layo kasi ng bilihan dito ng mga ganyan. Kahit nga palengke, ang layo dito eh. So, ganun lang guys, ang magtagpi ng sirang bedsheet. Sirang unan, sirang bedsheet, sirang short, sirang damit. Kung marunong kayong manahi, kaya nyo yan tagpian. Pero kung hindi kayo marunong manahi, hindi nyo yan kayang tagpian. Kaya kailangan, dalhin nyo na sa patahikan. Sirang mga lang, ano lang, sirang mga gamit lang ah. Pagka sira ulo, wala akong recommended dyan. Mental nyo dalin yan. Joke! So, ayun lang guys. Habang ako'y nagpapalipas ng katanghalian, dahil magla-lunch yung aking alaga is 12 or 1 something, maaga pa. Mag-11 pa lang. Pag ang tao raw masipag, hindi na uubusan ng trabaho. Pero pag ang tao raw tamad, laging walang trabaho, tapos na agad. So, ayan guys, ang ating finished product with tagpi. Malaki yan, ha? Kala nyo, maliit yan. Maliit lang yung sira niya, pero nilakihan ko yung
tagpi niya, ganyang kalaki, di ba nakita niyo? Ganyang kalaki. Yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, pagka siya hiniga na, maliit lang sira niya, di ba? Pagka siya hiniga na at nilatag niyo yan, napansin niyo, manipis na yung tela niya. O, di ba? Manipis na. So, kahit mapilas tong katabi niya, hindi ka agad siya makikita ang butas agad kasi nag-extend kayo ng tagpi. Yun ang purpose nun. No? Nag-extend kayo ng tagpi. Nilakihan niyo yung tagpi. Yan ang purpose niyan. Hindi yung kung gano'n lang kalaki yung sira, gano'n lang kalaki itatagpi nyo, mali yun. Kailangan, lagyan nyo siya ng extend. Lagyan nyo siya ng pasobra ba? Pasobra. Ayan na, Tagalog. Extend, space, allowance, pasobra. Pasobrang tagpi. Para kahit mapunit yung gilid-gilid niya, buo pa din siya. Kasi nga, nagpasobra kayo. Diba? Saan makakakita si madam ng katulad kong katulong na not waste money, no? Kailangan guys, huwag niyo sabihing mayaman ang amo niyo. Lahat ano, kung kaya niyong retokihin niyo. Lalo kung yung amo niyo eh walang problema. Okay sa lahat ng bagay. So, ano na lang yun, konsiderasyon na lang yun guys sa amo, kung mabait ang amo, no? Hindi ka mo mayaman yung amo nyo. Sa inyo naman yun, kasi sa akin, ganun ako eh. Hindi ka mo mayaman amo nyo. Puro ganun. Sa inyo yun guys. So, tama na yan. Magpapahinga ako, maglalaba muna ako. Nilalaban ako guys. Maglalaban naman muna ako kasi mamaya pa yung alaga ko bababa. Ah, di ba? Ganun lang kasimple manahit guys, magtagpi. Kaya lang kailangan niya ng oras. You need more time. Lalo kung malaki yung tatagpian nyo. Kasi hindi lang isang tahi ang gagawin nyo. Apat na tahi ang kailangan para matibay siya. Diba? Ayan. Okay. Kailangan yan ang sinulid. Karayom. Gunting. At cutter. Alahong cutter. Puro gunting ginamit ko. So, wala naman kasing mahirap sa akin. And then, don't forget this. Ang tawag dito? Aspile ba to? Aspile, di ba? Ano? Ano to tawag dito? Sige, basta yun na yun. I'm wrong. Pagka malaki at maraming kayong tatagpian, kailangan nyo to. Ang purpose nito is para mabilis kayong makasulot ng sinulid sa karayom. Ako malinaw pa mata ko, nakakasulot pa ako sa karayom. Kaya lang, pag malaki yung tinagpian ko, kaya kailangan ko nito. Kailangan ko nito para mabilis. Then, so, ayun lang. Sinulid, karayom, gunting, cutter, tsaka ito. May tawag dito, lola ko eh. Nakalimutan ko na eh. So, mas better kung meron kayo mga aspile. Kasi yung aspile, bawa, yan yung aspile, no? Igaganyan nyo siya. Oh. Yan. Gaganyan nyo siya. Para tanda. Diba? Yan. Lagyan nyo siya ng ilang aspile sa paligid. Oh, make sure, ingat kayo. Kasi baka matuso kayo, ha? Ako kasi sanay na, walang aspi-aspili. So, ayun lang guys. Welcome to my vlog! Sa mga hindi pa nakaka
nakaka-like at subscribe sa aking channel. Don't forget my channel, Mira Sol Junco in YouTube channel. Please paki-like naman and subscribes na rin. Then don't forget to touch my bell notification para anytime na mayroon akong bagong content ulit, mapanood nyo ulit si ako. Ayan. Have a good day to all of us. Bye-bye!